guys, Anchor, pero si Chidi pa rin ang makakuha ng third. Laban na lang daw sabi ng Echo. Naiwan si Anchor. Doon sa panalikuran. As HB, again, getting the turtle. Okay, kung mapapasin ninyo, ang dami pang ult na hindi ginamit ng Echo. Tinipid. Pare-pareho tayo, guys. Nagtataka bakit. Tipid tips, parang tayo lang pag nagtitipid. Tipid tips. Pero, kakasunod doon. Oo nga, no? Pero, ayun. Anyways. Only Echo knows. Oo. And only Echo can describe, can explain kung bakit ganun. Pero nakakuha nga naman sila ng kill. Traded. Pero, turtle. HP pa rin. Parang feeling ko iniipon ni Carl yun sa turtle. Parang gusto niya sana makaikot. Pero na-box out siya eh. Oo, tapos wala na bawi doon. Okay, I am Ampli. Alright, full barrage na beaten. Flicker in. Benicuri, Star Helix. Laksi. Atin boy. May asim. Flicker forward. Tapos naman nakawan si Carl ng purple ni JD. Ang hirap. Tindi nun ha. Hindi rin nag-heavy spin si Carl ha. Oh, okay. Nanakawan no? Oo. Nanakawan. Alright. Pasok si Warlord. Black Shoes. Meron pang counter ko. Nakuwala na Black Shoes. Pero ilaban yan. Alright! At doon nakita ni Sanford na nagamit ang Black Shoes at lumalim si Warlord. Yun ang uncalled for death. Oo. Na ayaw sana mangyari ng HB. HB. Okay, ganito ha. May theory ako. Echo playing conservative with their ults kasi gusto nila parating may conversion. Hindi gagamitin ni Carl yung heavy spin or hindi gagamitin ni JP yung I'm offended. Pag walang conversion. Kung hindi siya sure, oo. Oo nga, no? Kung baga sa marketing, conversion na hinahanap ngayon. Oo. Ganun na. May sales na, kung baga. Sure ka bang bibili ng tao yan? Oo, sure ka ba? Yan. Yun yung kaya, no? Hindi nila basta-basta ginagamit agad, no? Talagang calculated. Si Sorn ngayon, susubok. Way of the Dragon. Ah, pero mas maganda ata ang final blow. Nandito si Warlord with the Glooms. Meron naman normal lang ng volley shot. Dito, si Rizel. Napagamit ngayon ang Netherrealm si Sanji. Buhay ang pupunan ng Echo. Papasok ka ba si Jimmy? Nagpato na naman ang shield. Nandito si Warlord. Merong shoes. Maharap sila. Warlord and Sanji. Bursters. Plus the Glooms. Oh, grabe naman yung mga sidestep Sanji. Okay. Turtle still up. Wala nang ult si Carl Tizzy. Wala nang ult si Sanji. Bibigay clear nila. Clear turtle for homeboys dito. Bibigay na yan. Oo. Early game to the Malaysian squad. Oo. Medyo kumakate din si Rizel, Kuya Leo, ha? You need to respect the balls. Mas mabilis. Not scale. Ang isang Bruno kaya sa Isha. In this case. Oo, in this case. Tsaka yung vision na nabibigay siya, kaya nakakapagod. Good sa good yung homeboys. Grabe naman si Sepat. Oo, magpo-poke lang yan kasi sinusubukan nilang kunin yung purple. Carl will now have the blade armor para at least ma-withstand yung mga banat ni Rizel. That's right. May sagot din siya kay Zorn at Sepat ng Moon Basic. Masakit din yun when it adds up. No? Lalo na kapag down kayo ng almost 3K. So, ang galaw ng Echo ngayon, kontrolado. Hindi ito yung same pace na ginagawa nila nung game 1. Nung game 1, ganito late into the game, 8 minutes, sobrang in control ng Echo. So ngayon, HB, ako showing us, hindi lang kami pang best of 1. Oo, hindi lang. Kala nyo may curse, ha? Pero HB lagi nagsisimula ng laban, eh. May action time na naman ng Echo dito. Tingnan natin kung makakapagod ng Sanji. Hindi na. Meron siyang passive. Naku, walang netherrealm ng Echo dito. Kailangan natin na namagpak. Pero hindi, nasa loob sila na torre. Kaya palag-palag na to. Heavy spin. Benny Cutie. Makakuha ng isang kill. Habulin ngayon si Benny Cutie. Wala siyang death. Pero laban lang dahil meron pa netherrealm. Makapag-pull barang yung babae. Hindi na kailangan dahil wala na rin cooldown. Laban na lang si Rizel dito. Sanji, nandun. Wala na siyang passive. Dual beam. Star Helix. Laban lang para dito kay Benny Cutie. 10 bits yung damage. 143. 144 na rin kasi nga nag-passive si Sanji. Alright. Kita ko yung intent ng Echo. Kita ko yung long-term plan nila. Sana ang plano nila, G, okay lang, sige, may passive ka, patagalin natin yung laban, wawipe out natin to. Oo, kasi hindi umabot. Kaso hindi umabot. So ngayon, kita natin yung Echo, hindi rin sila pang may crewhan lang, hindi sila yung pang short-term payoff. Oo. Gusto nila sana, hindi, yung laban na to, hindi lang yung dito yan eh. Oo. May bawi tayo. And so far, sabi ni HB, hindi, wag. Lamang na kami, didiretsuhin namin to. Ang ganda nung kits ng lineup ng HB kung iisipin talaga. May damage just to survive ability. Oo. Ang taas ng burst, ang taas ng penetration dito, boy. Ngayon, hindi na. Boom, talaga. Boom, bug-boom. Bug-boom. Oh. May follow up. May follow up. Hindi magastos pa. Kasi bumibasic pa si Rizel. Echo needs to pull off one hell of a combo. Right. Para makuha nila yung lineup na gusto nila. Okay, tinulak. Sino tong tinulak na to? Sepat. Si Sepat. Pero makunat yung Sepat. Dual beam coming in. Para kay Benny Cutie. Makakill. Sinimakin yung Lord pala yun. Meron pang full barrage dito si Benny. Iniintay natin. Full barrage. Pero sinasalulang ni Zorn. What? Sinalulang ni Zorn. Tumayo na si Zorn doon. Kailangan yun si Sepat. Kumisepat dito kaya. Linux free naman si Warlord. Umiikot na si Chibi. Pumiik lang. Ka-chow out.
homeboys will get an objective dun sa nangyaring laban. In a show of dominance, sobrang ahead ng HB na kaya lang nilang tanggapin right now yung full barrage ni Benny. Full yun ah. Full na full. Hindi yun half barrage kasi talagang inintay niya matapos. Hindi siya 3/4 barrage. Oo, hindi siya 1/4 barrage. Full. Full barrage. So kailangan pa ng penetration ni Benny Dino Boy. 10 feet pa yung dami. Maikling salita, kulang pa ng item si Benny. Kulang, ako nga. Tama. 6K gold, 10 minutes in. 10 bits production. Kailangan niya pa ng dalawang core item. Oh. Promise. Ibig sabihin, ang patangunat ni Sol yun. Tingnan natin. I think he has a full physical defense. Naka-dominance eyes. So, totoo lang, isanji lang naman ang magic damage ng Echo. Eh. So, oh, incentivize yung, siya na bumulang armor. Full armor. Yung damage ni Sanji pa, hindi yan yung burst type niya eh. Oo. Yun DPS, yun, lang, eh. DPS lang DPS yun. DPS lang yun eh. So, kaya-kaya niya. Grabe yung so, ngayon, HP ah. All HP to boy, all HP. Ang hirap. Para bumawi ang Echo, they have to extend. They have to make the game last. Siguro until 15 minutes na walang masamang nangyayari. Kailangan mag-stay sila, mag-survive sila dun sa attack na gusto. Oo. Ng homeboys. At hindi na rin nagpipilit yung homeboys. Hindi kagaya kanina na. Disiplinado to. Oo, agresibo sila. This time, calculated na sila. Controlled. Trained fighter. May onting damage si Sanji ah. May lightning truncheon. May kuryente. Yeah, nabuff yung item na yan recently. Mm. So, ang maganda dito, gamitin yon and focus it on defending the base. Pero mahirap ah. Again, may easier said din lang to. Trapped sa loob ng base na Echo. Saan sila pupunta? Wala silang no choice. Wala silang no choice. Yun yung mahirap kung wala ka ng choice. Nawalan ka ba ng no choice? Sa totoo lang, wala naman silang nagawang wrong mistake. Talagang ganito lang maglaro HB. Oo. Ang galing ng HB. Nabasa lang yung sitwasyon. Ang ganda ng drop ng HB dito, Marta. And Echo, medyo nag-all-in sila dun sa full barrage heavy spin combo. Kailangan may mahuling apat or tatlong heavy spin. Para maging worth it. Para maging worth it yung full barrage. Full yun eh. Ganito. Tumakik na ako kahit dalawa lang. Kahit dalawa lang. Ganun ka behind yung Echo na kahit dalawa lang mapatay nila, okay na. Tsaka hindi ganun kataas yung dex ang Echo ah. Ano lang, macro-wise kasi... Tinitrade lang. Tinitrade lang eh. Oo. Tsaka wala si catch talaga eh. Si Carl lang yung catch. Si JP, di rin pwede ko match. Counterplay din yan. Oo. Nag-aarap ng angulo. Oo. Pero yung HP kasi yung gulo nila eh. Ayun. Wordplay. Oo. 4-6. Alam kong nanonood ang mga Orcas. At hinahanap na nila dito yung isang matinding combolicious combination. Dabawi. Oo. Dabawi of a century. Dabawi of the century ng Echo. Pero masakit talaga damage si Ryzel. Nandito pa si Warlord. Sinisepat lang talaga si... Kaya nga, sepat pangalan niya, piling ko eh. So, totoo lang, yung laro ni sepat, hindi lang pang sepat eh. Oo eh. May damage. Okay, oy, sepat. Ay, naku, sasalubungin si Sanji. Oh, well, ay! Winay yung dragon, namatay din si Carl TC and si Sanji ngayon. Naku, ipupok yung passive. Ay! Sanji, lutang! Oh my! Clap! Oh. All in, HB, 2 kills. Big Lord take. Walang bawi ang Echo. I mean, Sanji will spawn. Lord will come out in 50 seconds from now. Kaya pa. Kakayanin ba? Defendable. Defendable spa. Inila, inila si GB. Naku, okay. Yung damage output, kakayanin ba? Buhay si GB dito. Poisons, para sure. Buhay na si Carlito. Carlito the Great. Carlito the Great. Damage per gold. Ang taas niya para kay Ryzel. Oo nga, good sagot yung bro. Ano eh. Kakayanin ba ni Carlito the Great ang isang matinding clutch heavy spin? Sa ilalim ng base ang punish ngayon sa, ng Echo. Ilalim ng base. Yun na yun. Tingnan natin ha. Kala natin may ayari ang HB pero hindi. The defense. The defense is real. Nagmarcha yung Lord doon. Pasok ngayon si Warlord. Eto na tunay na clash mga